Mga langga, magluluto tayo na bikong hindi nang kakaumay. Hugasan na po muna natin yung ating malagkit. Gagamit tayo dito ng 1 can na gata sa ating malagkit. At mag-add tayo dito ng ginger juice. At saka asin. Then, haluin lang po natin ito. At mag-add tayo dito ng tubig. Inuna ko yung gata para malalaman ko kung gaano kadami yung aking i-add na tubig. I-check natin kung tama na yung ating tubig. Ganon din ba kayo magluto ng kanin? Hindi na po ginagamit yung sukat-sukat. Daliri na po ang ginagamit ko. At lulutuin na po natin ito. First time ko magluto ng kanin sa stove, laging rice cooker. So habang inaantay ko maluto yung aking rice, gagawin ko na yung aking bukayo. Gamit lang ako dito ng brown sugar. Bukayo yung aking itatapping sa aking biko, mga langga. Hindi yung tawag doon, latik. Ngayon, mag-add ako dito ng tubig. I-add na po natin dito yung ating coconut. Continue stirring lang po. Ang bango na ng ating bukayo. Sa rice natin, mga langga, gumamit ako doon ng isang 1 teaspoon na ginger juice para hindi nakakaumay kainin yung ating biko. Yung rice natin, mga langga, haluin natin ito paminsan-minsan para hindi ito masusunog kasi gumamit na tayo dito ng coconut. Pinagsabay na natin yung ating coconut. So, para hindi masunog yung ating rice, kailangan po haluin natin pa minsan-minsan. At kailangan hindi din po malakas yung ating apoy. Malapit na maluto yung ating glutinous rice. So, luto na po yung ating bukayo. Ito po yung ating itatoppings mamaya sa ating malagkit. Luto na po, mga langga, yung ating sticky rice. Mag-a-add po tayo dito ng raisins. Then, haluin natin ito mabuti. First time ko magluto, mga langga, ng rice sa stove. Pero, hindi naman nasunog. Ayan. Hindi naman siya dumikit. Basta, hindi lang po masyadong malakas yung apoy. At saka, palagi natin hinahalo. Kasi, pinagsabay natin yung ating coconut milk. So, para hindi masunog yung ating glutinous rice. So, okay na po ito.
Yung ating bukayo, ilalagay lang natin sa taas ng ating glutinous rice. Ito po yung way ng pagluto ko ng biko, mga langga, kasi ayaw namin yung nakakaumay at saka sobrang tamis. So, kaya raisins po yung hinalo ko, hindi ako naglagay ng asukaw. Kasi yung bukayo natin matamis na po. So, yan nga po, ayaw namin ng sobrang tamis, kaya ito yung way ng pagluluto ko ng aking biko. Ito na po mga langga, yung ating biko with bukayo and raisins. Maraming salamat po mga langga sa inyong panonood.